nalulungkot na Jayan! Parang ang lungkot ni Jayan ngayon, ano? Sinabi mo pa, bira lang to. Jayan! Jayan! May problema ba? Kung may gumugulo sa'yo, pwede mong sabihin sa amin kahit ano. Suneo, Nabita. Alam mo naman na, basta para sa'yo, Jayan. Gagawin kong lahat, mahirap man o madali. Mga tunay nga kayong kaibigan! Naghihintay ka dito? Sa isang babae na nilalakad ang aso niya araw-araw? Naiintindihan kita. Gusto ko. Gusto ko sana makipagkaibigan sa kanya. Ano? Gusto mo makipagkaibigan? Ikaw ba talaga yan, Jayan? Kasi gusto ko talaga siya makausap. Kaso tingnan nyo, mahihiyain ako. Ano nakakatawa doon, ha? Ay, syempre, wala nakakatawa doon. Naiintindihan kita, Jayan. Talaga? Eh di, alam nyo kung paano makipagkaibigan sa mga babae. Ah! Alam ko na! Bakit hindi mo nalang ipakita sa kanya kung gaano ka kalakas? Oo nga, ano? Yun na maganda sa'yo eh! Malaki, matangkad at malakas pa! Tama ka, malakas nga talaga ako! Kunwari na lang, aawain ni Nobita yung babae. Tapos, darating ka para iligtas siya! Naiintindihan ko na! Ililigtas ko siya sa kapahamakan! Siguradong matutuwa siya pag naligtas mo siya, Jayan! Andaya, ilang taon na ba kayo? Wala na sa uso'y naisip niyang paraan! Ah, talaga? Sa panahon ngayon, mas gusto ng mga babae ang mabait na lalaki. Ang tingin mo, mas gusto nila mabait? Oo naman! Yung mabait, malumanay at palagi nakangiti sa lahat. Lagi nakangiti sa lahat? Pero sinubukan ko na siyang ngitian noon. Sige, patingin nga kami. Sige, pero huwag kayo magugulat ha. Kahit na anong tingin niyo sa akin, masaya ako sa itsura ko pag nakangiti ako. Ganito ako ngumiti. Tumasa ang balahibo ko sa kanya! Parang gusto ko tumakbo agad palayo sa kanya! Ano sabi niyo, ha? Makinig kayo! Bibigyan ko kayo ng 3 oras para gumawa ng paraan na magkakilala kami! Ang magtagumpay sa inyo, magiging tunay kong kaibigan! Ang hindi magtatagumpay, hindi ko tatantanan habang buhay! Hindi talaga maganda to! Kailangan mo akong tulungan, Doraemon! Ang babaw naman? Kahit mababaw, tulungan mo pa rin ako! Sige na, Doraemon! Pion, pion! Ano yun? Dito, Pion! Pion po, Pion! Sino ka ba? Pioron! Uy! Buti nakarating ka dito, Pion! Para saan to? Ang pangalan ko yung Suneo Hinikawa! Pasensya na ko, inabahala kita, ha? Pero ang totoo kasi niyan, ginawa ko si Pion Pion the Rabbit para daling ka rito. Unahan ako ni Suneo. Napapunta niya yung babae kay Jayan. Para sa akin, siya ang pinakamatalik kong kaibigan at gusto kong makilala mo rin siya. Pinakamatalik mong kaibigan? Siya na yata ang pinakalalaki sa lahat ng lalaki dito sa buong bayan natin. Pinakalalaki sa lahat ng lalaki? Tama! Matangkad, malakas, pero malambot ang puso. Matatag at mabait. Kaya rapat-dapat nga siya maging bayani eh. Sinungaling talaga yung si Suneo. Wala naman siyang sinabing totoo. Puro mabubulaklak na salita at pambobola. Pero inaamin ko, magaling siya magsinungaling at mambola. Honesty Mitigation Plaster! Anong ginagawa niyan? Pag nakadikit to sa'yo, hindi ka pwede magsabi na kasinungalingan. Ha? Panoorin mo to! Sa unang tingin, akala mo nakakatakot siyang tao. Pero ang totoo, mas nakakatakot pa siya doon. Ano daw? Ay, tapos alam mo ba? Dahil malakas nga siyang tao, dinadaan niya lahat ng bagay sa away kasi mahina ang utak niya. Wala kasing tatalo sa kanya. Wala talaga pag-asa ang batang yun. Ginagawa niya kung anong gusto niya at napakagahaman. Tapos kung magyabang, akala mo kung sino...
sa nanay niya tumiiyak para magmakaawa. Teka, ano bang sinasabi ko? Sunil! Hoy, Sunil! Balik ka dito! Magbabahay ka sa ginawa mo! Bumalik ka dito! Lagot ka sa akin! Bakit ko biglang sinabi ang mga bagay na yun? Ang hirap talaga magsinungaling. Yung Sunil na yun, lagot talaga siya sa akin. Maipapahiram kaming bagay sa'yo. You beat bow and arrow! Pag pinana mo yung babae gamit yan, sigurado magkakagusto din siya sa'yo. Totoo ba yun? Ha? Pero huli na ang lahat. Mukhang natakot na kasi sa akin kanina. Huwag ka mag-alala, Jayan! Kaming bahala sa'yo! Nobita! Doraemon! Kayo nga talaga! Ang mga tunay kong kaibigan! Teka! Saan ka pupunta? Go, huwag kang biglang tumakbo sa labas ng ganyan! Wow! Ang galing pala nitong remote control ng mga nabubuhay! Go! Hintay mo muna ako! Ang bilis na tibok ng puso ko! Nandito na siya! Ikaw talaga kung saan-saan ka nagpupunta? Ngayon na! Sa pag-asinta mo, Jaya! Masyado kang babado! Huwag kang basta pumana kung saan-saan! Jaya! Ay! Ano ba ginagawa mo? Doraemon! Itigil mo na to! Natihiri ka naman! Hoy! Ano ba? Salamat, natanggal din! Sa susunod, dumasinta ka na mabuti. Huwag kang magwala. Oo. Pag natamaan ng pana na to yung babae, magugustuhan niya si Jayan. Ha! Nasa na kaya yung babae? Nakita ko na siya! Siguradong tatama to. Hey! Ayos! Nagawa ko! Sumunod ka sa akin. Ipupuntaan tayo. Mabuti naman, patatawarin na ako ni Giant sa ginawa ko. Giant! Huh? Nagawa mo, Sunil! Heto na siya, Giant! Kasi gusto ko sana... Gusto kita! Sandali lang, hindi dapat sa akin, dito ka sa kanya. Lagot! Nadala uli na Sunil yung babae. Ano naman kayang ginawa niya ngayon? Huwag ka sa akin, wala gusto! Pero gustong-gusto na alam kong guwapo ako, pero huwag ka magagusto sa akin! Tama na! Tayuan mo na ako, sige na! Sunil! Lagot ka sa akin! Sunil! Traidor na Suneyong yun. Nasaan na siya? Saan ba siya nagtatago? Nandito ka lang pala. Tulungan niyo ako. Sina, gumawa na kayo ng paraan. Anong gagawin natin? Sa tingin ko, mabuti pang hanapin natin yung babae at magpaliwanag. Paano kaya?
Gabi na masyado at nung pumunta ako sa kanila, hindi pa nakaka-uwi yung batang babae. Ano? Ano kayang nangyari sa kanya? Lagot na! Pag nalaman to ni Giant, baka ko nang gawin sa akin nun! Huwag ka muna magpapakita sa kanya hanggat hindi pwede, Suneo. Magtago ka muna sa ibang bansa, tama? Anong sabi mo? Bakit gusto mo akong palayasin? Mami! Ah, yung babaeng yun ba? Bumibisita lang siya sa kamag-anak niya dito, hindi sila nagtatagal. Kamag-anak? Eh di nakauwi na siya. Oo. Ha? Oo? Ha? Sagot na! Hindi alam ni Giant na umuwi yung babae kaya siya malungkot. At si Suneo naman, pinagtataguan pa rin siya. Hayaan na muna natin ganyan sila para kahit paano may kapayapaan tayo. Oo, tama ka. Saan ka ba nagpunta? Bakit tinangay mo ang puso ko? Nakakatakot ang In Advance Diary! July 20. Pumunta ang pamilya namin sa beach. July 21, pumunta kami sa zoo. July 22, pumunta kami sa amusement park. July 23, nanood kami ng fireworks. July 24, pumunta kami sa aquarium. July 25, pumunta kami sa museum. Saya-saya! Ay, kapagod. Ha, Nobita? Saan kayo nang galing? Ah, nag-overnight kami ng pamilya ko dun sa bundok, Suneo. Ang saya! Pag-beach naman kami ng pamilya ko ng tatlong araw! Ang malas nyo naman. Uulan daw kasi ng tatlong araw magmula bukas. Paano mo nalaman? Matagal ng balita yun. Ano ka ba? Hindi naman kasi pwedeng hindi umulan, hindi ba? Ay, nakauwi rin tayo. Nakakapagod pala yung ganong tuloy-tuloy na lakad. Nagmula sa dagat, pagkatapos umakyat naman sa bundok. Ay, paano nga ba nangyari ang lahat ng iyon? Kahit ako, hindi ko maintindihan na nangyari. Papa, Mama! Manood naman tayo ng sine bukas! Tama na! Ayoko na pumunta kahit saan! Hindi po pwedeng hindi kasi napagpasyahan ng bagay na yun. Ha? Hello, Nobby Residence? Oh, ikaw pala, Tamao! Ano ka mo? Manonood ka dapat ng sine kaso may bigla kang kailangan gawin kaya ibibigay mo sa akin ang mga tiket mo? Ah, maraming salamat ha! Kailan ka ba dapat manonood ng sine? Ano? Bukas na? Hindi kaya sobrang natunumita? Bakit hindi ka ba masaya, Doraemon? Masaya naman, kaso lang... Bihira mo lang ako mapahiram ng mga gadget na ganito kaganda at ka-effective. Kaya lubusin ko na. Ito ang In Advance Diary. Isulat lang dito ang mga mangyayari sa hinaharap at magkakatotoo ang mga yon. Ano pala mangyayari pagkatapos ng lakad natin ngayon? Sandali, ano ba ang sinulat natin? July 27, umidlip ako pagkatapos ng mountain climbing namin. Ayun, ang saya! Ah! Ang tamad mo talaga. Aha! Gumising ka agad. Pagkatapos nagsimula na agad mag-aral. Aral! Aral! Yan ang maganda! Huh? Teka, bakit ako nag-aaral? Gusto ko umidlip eh. Hoy, ayoko nito! Kailangan mabura to. Buburahin ko ang nakasulat. Hindi mabura! Ano ba? Ayoko mag-aaral! Tumigil na sa ginagawa! Ay, nakakatakot naman palang diary na to. Grabe ang powers ng diary na to. Nangyayari ka agad kung ano ang nakasulat. Tama! Ano kayang mangyayari pag nagsulat ako dito na imposibleng mangyari? Halimbawa na imposible, uulan ng mga candy ngayong araw na to. Tingnan ko nga kung mangyayari yun.
Huh? Huh? Ano? Umuulan nga ng mga candy? Nangyayari kahit ang imposible. Hindi ka panipaniwala. Doraemon! Nagbabagsakan ang mga candy mula sa himpapawid. Nasira raw ang pinto ng eroplano kaya mga candy sa loob nito ay naglaglagan. At sa iba pang balita, lumikha ng malaking pagkalito sa mga tao. Ganun yun pala ang nangyari. Daming candy! Daming candy! Yay! Sobrang sarap talaga ng candy galing sa langit. Diba? Pasalamat kayo sa akin. Ano naman kinalaman mo dito? Isinulat ko ang pag-ulan ng candy sa diary ko kaya nagkatotoo. Sinungaling! Paano yung nagawa ng diary mo? May powers to. Ah, okay. Pasubok ka? Sandali lang, huwag kang magsusulat na kung ano-ano. Hindi na mabubura ang isusulat mo. Ito na! Ano bang sinulat mo? Bubububit si Nobita ng isang higante. Sasakalin din siya ni Shizuka tapos kakainin pa ng isang leon. Kakainin ng leon! Ano ka ba? Imposible naman kasi mangyari yun dito sa Japan, Nobita. Bakit mo sinulat yun? Umadka ka sa akin, Nobita! Ako. Breaking news! Isang leon na nakawala sa kulungan sa zoo. Inuulit ko, isang leon na nakawala sa kulungan sa zoo. Mag-iingat ang lahat. Sorry ulit, Nobita, ha? Kailangan ko na umuwi. Bye-bye! Kita mo na! Nangyari nga ang lahat na sinulad mo! Nobita? Masaya ko nakilala ka! Salamat! Ay! Ano nang gagawin ko ngayon? Ay! Saneo! Nagkagipitan, gamitin mo ito para makatakas. Hindi ko na nakikita ang leon. Nandun pa kaya yun sa baba? Pero kung hindi ako aalis dito, ligtas ako. Sandali! Naisara ko ba yung pinto? Kung naiwan kong bukas... Nobita, pwede ka bang... Ano? Akala ko nandito siya, lumabas pala. Salamat si Mama lang pala. Grabe, natakot ako ron ah. Teka, sandali lang, wala na battery! Aba, hindi masakit! Mabuti na lang! Doraemon! Wala dito. Nasa na yun? Nasa ng diary? Wala pa rin dito. Ano nang gagawin ko? Ayun! Yay! Nakita ko na! Taga!
Wala na. Namin ng Leon. Opo, mabuti naman po at wala po nasaktan, sir. Sakla pa niyan! Salamat! Mabuti na lang. Hello? Oh, ikaw pala, Tamaw. Ha? Nawala ang tiket sa sine? Okay lang yun, huwag ka mag-alala. Nakaligtas nga ako, pero nangihinayang ako sa diary. Ligas kasi ng ulo mo, lagi kang umaabuso sa mga ginagawa mo. Bigyan mo na lang ako ng bagong diary. Hindi ka pa talaga natuto ng leksyon? Umalis kayo! Umalis kayo dito! Malapay kayo kayo! Nobita, ang pusa na hindi nagugustuhan! Ha? Inabandon na siya! Kawawa naman! Daming taong nag-aabandon na ng pusa! Napaka-irresponsable! Sinong mag-aalaga sa kanya? Hindi ako pwede mag-alaga. Meron na kaming muku. Kami naman. Meron ng canary sa bahay. Hindi rin pwede sa amin. Meron na kaming mga pure-blooded na pusa. Ayaw ni mamang mag-alaga kami ng hype sa bahay. Kasalanan mo lahat to, Suneo! Ikaw nakakita ng kahon na iniwan lang dito! Oo nga, Suneo. Sana hindi mo na lang napansin tong kahon. Sige, kasalanan ko na. Isasara ko na lang ito ulit. Pakiusap pa ba ako tingnan ng ganyan? Kukunin ka rin ng mga mabait na tao. Ah, sandali lang! Ako nang mag-aalaga dyan! Seryoso ka ba dyan, Nobita? Hindi mo ba alam na sobrang magagalit si Mama pag nalaman niya to? Alam ko namang magagalit siya, Doraemon. Pero sa tingin ko, sobra naman ang pagkamuhi ni Mama sa mga hayop, lalo na sa pusa at aso. Hindi niya alam kung gano'ng kakuyot ang mga pusa at aso pag inalagaan. Kaya dapat, ipapaintindi ko kay Mama kung gano'ng kasaya ang pag-aalaga ng mga hayop. Magaling! Ang galing kasi nagawa mo maisip ang bagay na yan. Kaya iniisip ko kung meron kang gadget na pwede makatulong. Wala akong gadget na gaya nun. Magsabi ka ng totoo. Huh? Wala ba talaga? Sige na naman, Doraemon. Bilisan mo na. Sige na, Doraemon. Wala ka kasing gadget. Dali, baka mawali pa tayo ni Mama. Ano meron sa akin, ha? Sagutin mo nga ako, Nobita. Po, anong ginagawa niyo rito? Mukha may kahinahinala nangyayari. Kahinahinala? Saan po? Huwag mong sabihin na may inuwi ka na ng mga aso kaya pusa dito. Nasaan na yun? Wala naman talaga. Maniwala kayo. Talaga ba, ha? Bakit parang may narinig akong pusa? Wala po. Di po ba isang robot na pusa itong si Doraemon? Pag nalaman ko nagsisinungaling kayo, lagot kayo sa akin.
Oo nga pala. Duryake ang merienda natin ngayong hapon. Ayos! Hoy, paano mo naisip at nagawa itago sa bibig ko yung pusa, ha? Pasensya na, wala akong mapagpipilian. Wala na ba talagang paraan para magustuhan ni Mama ang pusang to? Ayos, alam ko na. Paano kaya ako ipakita natin kay Mama mga kayang gawin ng pusang yan? Uy, magandang ideya yung sinabi mo. Pero paano naman natin mapapakita kay Mama yun, Doraemon? May paraan ako, syempre! Ang malupit na Animal Rebirth Egg! Ano naman yan? Kapag nasa loob ka, isipin mo kung anong hayop ang gusto mong maging. At pagkatapos nun, magiging ganun ka nga. Nakuha ko na. Sabihin natin na magiging pusa nga ako. Ipapakita ko kay Mamang magaling ako. Tapos gusto niya na ang pusa. Tama, tama. Kaya pasok ka na. Dalian mo. Manood ka lang. Pusa, pusa. Ha? Medyo hindi hawik pero pwede na rin. Meow! Hoy, itago mo na maigi ang tunay na pusa. Huwag mo nga hayaan makita ni Mama yan. Ang bigat. Diyan ka muna magtago, sandali lang. Nabita! Tingnan mo nga kung merong sulat na dumating para sa atin. Okay, pagkakataon mo na to para magpasikat kay Mama. Ito na. Meow. Ay, salamat, munting pusa. Saan mo ang galing to? Labas! Hindi ka pwede dito! Lumabas ka, sabi! Labas, sabi! Sabi ko na nga ba, meron nangyayaring kakaiba. Siguradong sinabita nagdala ng pusa dito. Hindi ka makakatago sa akin. Nakakatakot. Alam ko may kahinahinala talaga eh. Naku, lagot na. Sabi ni Diyan ka pala nagtatago sa loob. Nabita! Halika nga dito sa baba. Lumabas ka! Saan ka pupunta, ha? Sa itsura ni Mama kanina, mukha talagang ayaw na ayaw niya sa mga pusa. Maghanap na lang tayo na ibang mag-aalaga sa pusa. Hindi naman siguro mahirap yun. Lumabas ka na! Ipasasabi! Aray! Hindi kita mapapatawad, pusa ka! Dapat mapalabas ko na to! Lagot ka sa akin ngayon! Na lang hindi nasunog. Ano pong tingin nyo? Aampunin nyo po ba? Hindi naman cute ang pusang ito eh. Hindi po, hindi. Display lang po yung pusa. Napaka-cute po ng tunay na pusa na aampunin nyo. Ganun ba? Ang totoo kasi ayoko talaga sa mga pusa. Kung hindi tayo magmamadali, baka kung ano pa ang gawin ni Mama dun sa pusa, Doraemon. Ano? Hindi ka maaalis dito, ha? Huwag mo sabihin. Meron bang may gusto ng pusa dito? Sobrang cute na pusa to! Ay, buti na lang talaga hindi nasunog. Paano kung nasunog to? Umalis ka na pagkatapos, Mariana. Masarap ba? Kahit bulahin mo ko, hindi ka pwede rito. Tao po! May tao po ba? Sandali! Oh, ang cute naman ang pusang alaga ninyo. Ay, kayo po pala, mahambuti na padaan kayo. May pinuntahan ako na malapit dito sa inyo, kaya naisip kong dumaan na rin. Ganun ba? Lagi kayong kinukumusta ng asawa ko. Talaga? Oo naman, halika, pasok tayo sa loob. Ang cute naman! Oh? Anong pangalan niya? Blacky. Mukhang gustong-gusto ka ng pusa, tama ako. Ang lambing sa'yo. Grabe ang pagkahilig sa pusa ng asawa ko. Sobrang natutuwa siya sa pusa. Kayo rin pala. Ay, oo, syempre naman. Thank you.
alas naman natin. Malamang talaga pinalayas na ni Mama yung pusa sa bahay. Mm? Blackie? Huh? Ayos ka lang ba? Ang saya ko, Blackie! Ha, parang may iba. Ah, laruan lang po kasi yan. Pusa niyo ba yung tinatawag niyong Blackie? Pinakamamahal na pusa ng apo ko. Nabasag niya ang pinakamamahal kong vase at nagalit ako at itinapong ko ang pusa. Tapos iyak nang iyak yung apo ko. Buti na lang nakita ko na ang pusa namin. Natutuwa akong makita ka ulit. Blackie, bye-bye! Meow! Ang cute-cute niya talaga. Sa susunod pag nagkita tayo, mag-usap ulit tayo tungkol sa pusa. Ah? Ah, okay. Bye! Ay, kung iisipin mo talaga, ang cute mo nga. Pasensya na kung pinapalabas kita kanina. Simula ngayon, parte ka na ng pamilya. Sige, bibili ako ng pagkain mo. Hantayin mo lang ako, ah. Saglit lang ako. Aalis na ako. Nandito na kami. May maganda kaming balita. Alam mo ba, hinahanap ka ng may-ari sa'yo. Ihahatid ko na siya sa kanila. Bye-bye! Alis na kami! Okay, babalik na ako sa dati kong anyo. Blackie! Saan kaya nagpunta ang pusang yun? Mama! Huh? Mama, matutuwa ka talaga kasi kinuha na ng may-ari yung pusa. Hinatid na siya ni Doraemon dun sa kanila, kaya wala ka nang dapat ikagalit, Mama! Sobrang lungkot ni Mama. Ayaw niyang bumangon sa kama. Blackie! Blackie! Paano na to, Doraemon? Ay, naku, problema nga ito. O sige, pansamantala lang. Magpanggap ka ulit bilang pusa. Ha? Ano ba naman yun? Naku naman, nasa na ba si Nobita? Gabi na! Pasaway talaga ang Kuya Nobita mo. Pagagalitan ko siya pagbalik niya dito. Di ba, Blackie? Alika, pinalan kita ng makakain mo, Blackie. Ayan o. Dali na, kain na. Doraemon, mag-isip ka na paraan. Ano, masarap ba? Meow! Talaga? Kain pa, ha? Ay, naku, kahit nasabihin mo pa yan. Ay, ang cute ang pusa namin na to. Doraemon! Ang schedule clock! Nakatunga nga ka lang dyan at tinitingnan ang kisame eh. Umamin ka nga, ano bang iniisip mo dyan? Pangiti-ngiti ka pa. Iniisip ko kasi napakarami kong dapat gawin ngayong araw na to. Nag-iisip pa ako kung kailan ko nga ba dapat gawin ang mga bagay na yon. Tapos lumipas na pala ang oras at dahil doon, wala man lang ako nagawang kahit na ano. Naku po! Ano ka ba? Nag-aaksaya ka lang talaga ng oras sa ginagawa mong yan? O sige. Ha? Anong gadget ang ilalabas mo? Ang schedule clock! Talaga bang wala akong masasayang na oras gamit ang gadget na to? Una, kailangan mo mag-set ng schedule. Kung ano ang gagawin mo sa ganung oras hanggang sa matapos ito at kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Isulat mo ang gagawin mo sa card na to. Tapos ipasok mo rito. At tutulungan ako ng clock na to na gawin ang mga bagay na gusto kong gawin. Tama ba ako? Hindi mo naman naiintindihan eh. Siyempre, ikaw pa rin ang gagawa. Oo? Oo. Oh. Ano ba yan? Ang boring naman nun. Ah! Makinig ka nga! Nandito ako para tulungan ka nga ni sinakatabara sa katawan mo para magsipag ka! Una, naiintindihan ko. Tingnan natin. Ano bang isusulat ko rito? Unang isulat mo, pag-aaral mula 2:30 ng hapon hanggang 6:30 ng gabi. Gusto mo ba akong patayin? O sige, 30 minutes ang paggawa ng assignment. Yung iba bago matulog. At yung 3 o'clock ng hapon?
Dapat oras ng merienda, 3 o'clock ng hapon. Tapos ilagay mo na rin ang pagtotoilet mo. Tama, tama. 3:30 naman ang simula ng panonood ko ng TV. Pagkatapos maglalaro tayo ng baseball. Pagkatapos mo dyan, ipasok mo na rito yung card. Ayos! Huh? Bakit kaya ayaw pumasok ng card? Naku, ang hina mo talaga. Dapat kasi patayo ang pagpasok nito. Ang oras ngayon ay 2:29 ng hapon. Nagsimula na tong gumalaw. 2:30 na. Mag-aral ng 30 minuto. Kita mo na, sinusunod na clock na to schedule na nilagay mo. Bilisan mo at mag-aral ka na. Hindi ako, dapat si Nobita. Sinabi nang hindi ako. Naintindihan ko na. Kung sino man ang nagpasok ng card sa clock na yan, siya dapat ang gagawa ng nakalagay na schedule. Oras na ng merienda. Dorayaki! Kain na na! Hindi pa oras ng merienda. Oras pa rin ng pag-aaral. Ang galing ng gadget na yan. Wow! Ang sarap! Tapos na ako! Yay! Para sa assignment mo! Kasasabi ko lang natapos na ako eh! Kailangan mong sundin ang schedule! Sumunod ka! Dito ka lang! Hi! Naku, pasensya na! Naubos ko na lahat, pati yung sayo! Naku, hindi ko na malayan eh! Sorry! Napakatakaw mo naman! Assignment! Assignment! Ano ka ba? Sundin mo ang schedule! Ego kayo ako! Sinabi na tapos ko na gawin ang assignment! Hindi ko sige, mauna na muna ako ha! Hindi naman talaga akong dapat gumawa ng assignment eh. 3 o'clock na. Oras na para sa merienda. Paano ako magme-merienda eh? Ubus na. Kailangan mo pa rin kumain. Sundin mo ang schedule. Yan ang nakalagay. Ang sarap. Magtaka! May magagawa ba ako? Eh, ito na lang ang meron. 3:20 na! Mag-toilet ka na! Hindi ko kailangan mag-toilet, pero kailangan ko sundin ang schedule! Kainis! Nakaka-boring talaga ang tumayo rito, lalo na kung wala ka namang ibang gagawin. Ilang minuto rin ako mananatili sa loob nito. Manood ka na ng TV! Ayoko manood ng TV! Bakit? Ano nangyari? May sira bang TV natin? Ayos lang po ang TV natin. Okay. Sunod! Baseball na! Yay! Ngayon pwede ko nakalimutan ang schedule at pwede na ako mag-relax. Makakapaglaro na rin ako. Alis na ako! Umuulan naman. Hindi pwede! Oo na, sige na. Kailangan ko pa rin maglaro ng baseball kahit na umuulan. Walang katao-tao rito. Buti pa umuwi na lang tayo. Kahit umuulan at walang tao, kailangan ko pa rin maglaro. Oo, sige na nga! Grabe, hindi natin inaasahan na lalakas ang ulan. Pero masaya ako dahil kasama kita, Shizuka, at pinapayungan kita. Ang saya-saya ko talaga. Si Doraemon yun ah. Pero napakalakas ng ulan. Dahil lang totoo, ganyan niya talaga kagusto ang baseball. Naiinis na talaga ako sa schedule na to. Ayoko na talaga! Hoy! Hindi mo pwedeng takasan ang schedule mo! Bumalik ka! Sundin mo ang schedule! Sumunod ka! Hindi! Ayoko sundin ang schedule! Ha? Huh?
saan naman ako pupunta ngayon? Malamang inihintay ako noon. Hindi na muna siguro ako uwi sa bahay. Nandito na po ako! Tama-tama lang ang dating mo. Hindi mo ba kasama si Doraemon? Ha? Huh? Hindi pa siya umuwi? Naku po, naglalaro pa siya ng baseball. Ha? Huh? Baseball kahit umuulan? Sige po, hahanapin huh? ko po siya. Ang galing talaga nito! Masayang basahin to! Sa Leonak! Bumaba ka na dito at kakain na tayo ng hapunan! Sige po, nandyan na, Mami! Sundin ang schedule. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita. Hmm? Hindi kita hayaan makatakas. Hahanapin kita kahit saan. Umanda ka ngayon. Lagot ka! Makikita rito. Naligtas ako. Sabi niya, daga! 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 Ah! 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 Oh! Ah! 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 Ako naman, salamat sa pagkain. Teka! Ano ba? Steak ko yan! Mabuti na lang pala, hindi ako yung nagpasok ng guard kanina.
Cavite at larawan ng mga nagiging tunay na bagay. Alam nyo ba, marami sa southern countries ng mga unggoy at tarsir. Parang nakasalamin, kamukha ni Nobita. Kamukha niya nga. Ang sabi ko, para kang tarsir kasi kamukha mo sila, Nobita. Ah, ganun ba? Sige, bye. Oh, yun lang? Hindi man lang siya nagalit sa sinabi mo. Ay, ang boring niyang kasama. Sinabihan ka niya mukha kang tarsir? Bakit hindi ka man lang nagalit sa kanya? Bakit ako magagalit? Kung kamukha ko yun, ibig sabihin gwapo rin ako. Hay, hindi mo alam kung ano yung tsura nun, ano? Titingnan ko. Tarsir? Hala! Napilas yung page! Siguro pinilas ni Jayan. Sinira niya yung libro ko nung hiniram niya. Nakakainis talaga siya. Huwag ka agad magpapahiram ng mga importanteng bagay. Ayun tuloy! Hindi ko makikita ang itsura ng Tarsir! Ay nako, sige na nga. Gamitin mo itong encyclopedia ko. Heto na. Ito ang encyclopedia ng mga halaman. Encyclopedia ng mga insekto. Encyclopedia ng mga hayop. Nasa na ba yun? Bakit wala? Nasa na? Ito, nakita ko na! Encyclopedia ng mga nagiging tunay na bagay? Anong mga laman yan, Doraemon? Eto, tingnan mo! Tingnan natin yung Tarsir. Ayun, nandito sa page 263. Eto na! Tingnan mo! Unggoy! Paano lumabas sa libro yung unggoy at nabuhay? Yun ang nagagawa ng encyclopedia ko. Makikita mo ng aktwal. Kumukha ko ba yung Tarsir? Ang totoo, kamukha mo nga. Tama na, ibalik mo na nga yan. Ayaw mo na makita? Ang mahirap dito, hindi siya madaling hulihin. Bumalik ka na, halika na, lapit dito. Huli ka! Ayun, nahuli ko rin. Bumalik na. Wow, ang galing na encyclopedia mo. Siyempre naman. Ayos to ah. Pwede ko bang hiramin sa'yo kahit na sandali lang? Hindi pwede, pag naiwala mo to, malaking problema yun. Huwag kang mag-alala, iingatan ko yung mabuti. Pahiram mo na sa'kin. Pero kasi... Sandali lang naman eh, pahiram na. Huwag ka na nga makulit. Sige na, Doraemon. Iingatan ko yan, hindi ko iwawala. Ang galing nito. Nakakatuwa. Pipili ako ng ibang libro. Wala masyado sa encyclopedia ng mga halaman. Astronomy naman? Mga bituin? Lalabas ang totoong araw? Ay, wag na yun. Ito na lang, mas maganda. Ito. Wow! Ganito yung totoong rhinoceros beetle. Ang galing talaga ng librong to. May salago bang na ako? Susunod naman. Ito, palalabasin ko tong mukhang astig na stag beetle. Uy, hi Shizuka. Hello. Suneo, ang lakas ng loob mong sabihin mo akong Tarsir. Pero wala siyang reaction. Mag-ibay ka. May usap sa parte ni Nobita. May sunog! Parang hindi yan sunog. Mukhang ulap yan tuwing uulan. Mali kayo. Lumalabas na ganyang klase ng ulap tuwing tag-init. Una, kukulog at kikidlat, tapos saka uulan. Ayan, parang ganyan ang sinasabi ko. Yan ang kapalit ng pambubuli nyo. Lumabas ang ulap na yun sa librong ito. Makikita mo sa totoong buhay? Ang galing naman yan. Sa totoo lang, marami kayong makikita rito. Pahiram ako! Hindi! Ako, pahiramin mo! Pahiram din ako! Pahiram din ako! Sige na! Teka! Ano? Kinuha nila ang lahat ng libro! Sila ang mga klase na kaibigan na hindi marunong mag-ingat ng libro! Paano mo ipabalik sa akin ng mga yon? Babawiin ko sa kanila! Oh, dapat lang! Ako may-ari ng mga librong yon! Oh.
Patagalin mo muna sa akin tong libro. Hindi kasi pwede. Huh? Oh, si Doraemon ang totoong may-ari niyan. Sige na, isusoli ko rin naman to. Hindi pwede! Huh? Ibalik mo yan sa akin! Hoy, pusa! Ang damot mo naman! Ah! Anong ginawa mo? Bakit mo kinain lahat ng cake? Pasensya na, mukha kasing masarap lahat eh. Huwag mo sabihin! Pati yung dorayaki yung kinain mo pati ito! Ibalik mo na yun! Paano? Kinain ko na lahat eh! Ibalik mo sa akin ang dorayaki ko! Sa akin yun eh! Ano sabi mo? Yung dorayaki ko! Pagtungkol sa dorayaki, nagtatransform si Doraemon! Wag! Diyan ka lang! Ay, Nobita! Ibalik mo na sa kanya! Yung dorayaki ko! Sige na! Ibibili kita ng dorayaki! Isang sponge cake, isang cheesecake, at saka... Pati dorayaki! Ibibili na nga kita, oh! Kulang yung butterflies! Ha? Hindi ko na alam! Wala naman akong ginawa sa mga yan, no? Anong wala? Imposible yan! Masama ang kutob ko rito! Ibalik mo sa akin yan! Ako may-ari yan! Pero nahirapan akong kunin ang mga yan at ilagay lahat dito! Sa totoo lang, ang babait na mga kaibigan mo! Sa tingin mo? Kabaliktaran yon. Oy, galing sa inside! Nagbibigyan mo yun ang mga sasakyan! Iikot lang kami bago isole! Huwag na! Ibabalik din namin! Yung huli na lang. Kinuha yun ni Shizuka. Sa kalala, dalawa niya ako. Natatakot na ako. Doraemon, tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala, mababait ang monsters na yan. Kasar, inuubos nila ang pasensya ko. Ayos lang yan, nabawi mo na naman ang lahat, di ba? Nag-aalala ako, baka may mangyaring hindi maganda. Nakuha na ba talaga lahat? Ano pa bang kulang? Nasaan na yung prehistoric encyclopedia? Baka na kay Suneo! Lagot na! Malaking gulo to! Saklala! Halika na! Hindi na ang lahat! Doraemon! Ligtas mo ako! Tulong! Dalihan nyo! Ayokong maapakan! Tulungan mo ako, Doraemon! Kasi, bakit mo pinalabas yung malaking hayop? Hindi ko alam na lalabas! Tahimik! Huwag ka maingay! Uminahon ka lang! Pag ginalit mo siya, mapapahamak tayo! Lagot! Anong gagawin natin? Mag-isip kayo! Ang kailangan lang, may music para mapakalma natin siya! Gawin mo na ang dapat! Iligtas mo ako! Uminahon ka lang! Ginoong mamos, ginoong mamos, na may mahabang inong, sobrang pogi mo. Napapikit siya, nakikinig siya sa'yo. Ginoong mamos, matalinong mamos, ikaw lang ang paborito ko, wala kang katulad sa buong mundo. Mabait, matalino, guwapo, ikaw lahat yon. Ngayon na! Encyclopedia ng mga alamat!
sa wakas, nahuli rin. Ay, mabuti naman. Natapos na rin ang lahat. Hoy, sana natuto ka sa nangyari. Teka, nasaan ni si Nobita? Ha? Bigla siyang nawala. Tumakas ba siya? Nobita! Nabalik ko na sa encyclopedia ko yung elepante at mga dinosaur. Pwede ka na lumabas dyan. Doraemon! Si Nobita yun. Nandito ako! Huh? Nobita! Ha? Tulong, Doraemon! Ako magiging hari sa Stone Age! Wala ka ng ibang makikita kundi mga bundok, ilog, may masarap na hangin. Dito sa mundong ito, lahat pag-aari ko. Dito ako ang hari! Huh? Ikaw ang hari doon? Saan ka hari? Ang plano ko, bumalik sa 1,000 years ago, nung Stone Age. Hindi ko pa rin makuha. Paano ka naman magiging hari pag bumalik ka sa Stone Age? Ipapaliwanag ko, sa mga panahong yun, nabubuhay ang mga tao na parang unggoy. Hindi totoo yan! Naimbento nila ang apoyed gulong ang mga bagay na katulad ng flashlight, sasakyan, at eroplano, hindi pa nila alam yan. Tapos? Mag-isip ka nga! Pag bumalik ako sa Stone Age at pinakita ko ang mga gamit ngayon, magiging hari ako! Yung segundo lang mapapagana ngayon. Dati ilang oras ang kailangan. Parang sa pagluluto, mabilis ako makakagawa ng apoy! Mapapabilib ko ang lahat. Isipin mo nalang kung gaano kadilim nun! Kasi nga, wala pa ngang kuryente. Maraming mababangis na hayop. Kaya delikado pag sumasapit na ang gabi. Pag nandun ako, ililigtas ko sila. Sisilawin ko ang mga hayop gamit ang flashlight. Mapapasaya ko ang lahat. Bukod pa ron, makakapagpatugtog ako ng music gamit ang luma kong radyo. Para akong superhero nila. At ako ang hihiranging Haring Nobita. Tingin mo wala kang poproblemahin? Wala, Doraemon. Dito ka na lang sa bahay, kasi isa lang ang pwedeng hirangin hari. Sige, alis na ako. Hindi pa nabubuo ang sibilisasyon sa panahong ito. Marami ako ipapakitang bago sa kanila. Mamamangha sila ng husto. Tapos nun, gagawin na nila akong hari. Kaso nga lang, baka maging malupit sila dahil kakaibang itsura ko. Siguro naman, kung ngingiti lang ako at magiging matulungin, alam kong ituturing din nila akong mabuting kaibigan. Ay nako, maganda pa rin talaga yung naisip kong plano. Ang talino ko talaga. Boring naman dito. Bakit ganun? Kanina pa ako naglalakad. Pero wala pa rin ako makita mga taong kuweba. Nasaan na kaya sila ngayon? Sabi ko na nga ba eh, hindi magiging madali ang paghahanap ko. Hindi ko man lang naisip na konti pa nga lang yung mga tao ng panahong yun. Ang pakiramdam ko tuloy, walang kuwenta yung naisip kong plano. Ay, mabuti pa nga, umuwi na lang ako. Nasa na? Nawawala rito yung time machine! Wala rito! Wala rin! Nasa na? Bakit ganun? Ano nang gagawin ko? Wala akong makikitang istasyon ng pulis dito! Paano ako uuwi?
Ano kaya to? Tao ba to? Onggoy? Kakaibang itsura niya para maging onggoy. Gaya nagawa ko! Nahanap ko mga taong kuweba! Ayos, una sa lahat, magpapasalamat ako sa pagligtas niyo sa akin. Ha? Bakit yan ang ingay niya? Anong sinasabi niya? Baka onggoy talaga siya at hindi tao, kaya hindi maintindihan ang sinasabi. Mabuti kung ganon. Ha? Lutuin na lang kaya natin siya. Ah, mama! Nais ko siyang maging alagang onggoy! Bambaramba! Anong sinasabi nila? Nagkakaintindihan sila ng ganyan? Ayos yan. Sigurado ako naghahanda na silang pagsilbihan ako. Nakakatuwa naman dito. Ang saya-saya. Pagmasdan niyo, mama, papa! Hindi maalis ang tuwa sa mukha niya. Nais siya maging alaga. Aba, oo nga. Mahusay ka talaga pagdating sa mga hayop. Alagaan mo na siya. Turuan mo siya kung saan siya dudumi, ha? Baka ako yan, mama, papa! Ang galing, oh! Kamukha niya si Suneo! Hoy, sandali! Ano ba'y ginagawa mo? Ganito mo ba tratuhin ang isang hari? Huwag mo ako itali ng ganito! Hoy, bilisan mo na! Pakawalan mo ako! Hindi dapat ganito ang mangyayari sa akin! Ikaw ang onggoy na may kakaibang ingay! Pakawalan mo ako! Hoy, makaibigan! Tingnan niyo! Meron akong alagang onggoy! Nakita siya ng papa ko sa may ilog! Ang galing, di ba? Nakakatawang itsura niya! Oh, heto! Kainin mo! Huh? Paano ko kakainin? Buhay pa yan! Meron akong canned food! Hindi niyo pa natitikman to! Huh? Lagot na! Walang pambukas eh! Ako'y nagpapaningas na upang makapagluto! Ito ang pinakamabilis gumawa na apoy! Taba ka dyan! Ngayon lang, pagkakataon ko! Para mapamangha sila! Yung posporo! Yung posporo! Ha! Nakita ko na! Pati ba naman to? Nabasa! Masisiraan na siya. Nagpapaninga siya gamit ang maliit na bahagi ng kahoy. Ano ka ba? Uwi niya siya, hindi ba? Oo nga naman. Alam ko na. Ilalabas ko na ang alas ko. Nakikita niyo tong hawak kong magic box? May maririnig kayo nagsasalita at kumakanta. Oo nga pala. Walang signal dahil wala pang mga istasyon ng radyo nung panahong to. Walang signal dahil wala pang mga istasyon ng radyo nung panahong to. Alam ko na, may flashlight pa ako. Bakit ganun? Wala nang battery. Meron pa ako mga baraha para sa magic tricks ko. Ano ba to? Malindik ang nakuha ko. Wala na akong maipakita. Kung ganon, tatakas na ako. Ha? Ano nangyari? Nakakas ang alaga mo, onggoy! Hoy, onggoy! Bumalik ka! Bumalik ka! Sana inaya ko na lang nalutuin ka ng mama ko kanina. Traitor ka! Hanggang sa Stone Age, hinahabol pa rin ako. Oh!
Doraemon! Doraemon! Lumating ka para iligtas ako! Kung ayos ka lang dito. Ang saya-saya ko makita ka uli! Bakit kaya? Ano nangyayari dito? Natalo niyang elepante ng ganung kadali! Anong uri ng nilalang yan? Marahil! Isa siyang Diyos! Tama! Isa siyang Diyos! Kami ay tulungan mo! Tulungan mo kami, Panginoon! Tulungan! Tulungan mo kami! Sige na! Itong bago namin, Panginoon! Magkabagalala! Tulungan mo kami! Maraming salamat! Humbaba, humba! Humbaba, humba! Humbaba, humba! Hindi ko na kayang kubusin lahat! Pero ayoko maging bastos. Kakainin ko to. Tama na. Uwi na tayo. Relax ka lang. Kumain ka ng saging. Uy! Ang Stupidity Time Bomb! Tama yun. Talaga? Pumunta kayo sa Tokyo Sci-Fi Amusement Park? Oo! Gusto ko rin makapunta doon ngayong summer! Kumusta? Nag-enjoy ka ba ron? Sigurado ko mainit doon at maraming tao. Hindi magandang panahon. Hindi ah! Huh? Sobrang saya talaga doon! At hindi totoong sobrang daming tao pag ganung panahon. Ano-ano pa lang nakita mo, Nikisugi? Marami! May nakita akong mga communication device ng hinaharap. Mga UFO. Hmm? At saka iba-ibang klase ng dinosaur models. Wow! Talaga? Saan ka pinaka nag-enjoy? Nag-enjoy ako sa lahat, Shizuka. Pero yung 3D simulation ang pinakamaganda. Talaga? Ay, parang cartoons lang yun. Patawa ka naman. Para talagang totoong lahat lang nakita ko. Pakiramdam ko, lumilipat talaga papunta sa akin ng lahat ng mga bagay. At saka alam mo, Shizuka, yung big screen, para talaga yung... Ice cream baka mo, Dikisugi. Ice cream ang pinakapaborito ko. Joke lang. Nobita, ang ganda ng kinukwento sa akin ni Dikisugi. Baka pwede huwag kang sumingit ng walang kwentang bagay. O, tapos? Tapos, kinunan ko ng picture yung isang batang nasa UFO. Sobrang linaw. Kitang-kita na sinisipsip ng lamok ang dugo sa may pulso niya. Wow, talaga? Ganun ka linaw? Sabi niya! Naku, walang kwentang sinasabi ko. Wala. Palibasa, mas magaling magsalita si Dikisugi kaysa sa akin. Nandito na po ako. Mabuti naman. Nobita, kailangan kita makausap. Ilagay mo lang ang gamit mo sa kwarto mo tapos bumaba ka na agad. Maliwanag? Opo. Kumusta, Nobita? Doraemon, bakit kaya galit na naman si Mama ngayon? Naku, hindi kaya dahil hindi ako nakagawa ng homework? Teka, baka hindi naman yun. Hindi kaya dahil nakakuha ako ng zero sa huling exam namin? Teka, baka hindi yun. Dahil kaya nakatulog ako sa klase tapos pinatayo sa corner bilang barusa? Alin kaya sa mga yun? Ang alam ko, nakasalubong ni Mama si teacher kanina. Ibig sabihin, lahat ng nasabi kong dahilan, sisermon na naman ako ni Mama ng 2 oras. May alam kang paraan para mapaikli ang sermon ng 5 minuto lang. Wala akong alam. Nobita! Bumaba ka na! Opo, nandiyan na. Isara mo ang pinto at maupo ka rito. Opo. Mama, huwag ka namang ganyan! Nakakatakot ang itsura niyo eh. Dapat relax lang kayo, Mama! Sinabi sa akin ng teacher mo na kung ano-anong ginagawa mo sa school. Wala ka ba talagang kahihiyan? Anong klase kang estudyante? Gusto mo lagi napapagalitan? Ayan, tuloy. Nakalimutan mo na naman magpasa ng homework tapos sino ka na naman sa exam? Ay, kasalanan naman niya kasi ito eh.
pero kalahating oras na siya sinesermonan. Kawawa naman. Stupidity time bomb! Alam mo ba ang ibig sabihin ng mga salitang pagninilay-nilay sa sarili? Kung hindi, gusto ko alamin mo ang ibig sabihin nun. At isulat mo ang mga salitang... Okay, iset sa 3 minuto. Sa kukote mo mga salitang yun. Okay. Kaya mo ang mga sinasabi ko, Nabita? Makinig ka sa akin, simula ngayon, grounded ka. Walang merienda, walang comics. Araw-araw ka magpapractice ng pagsusulat at mag-aaral ng math. At gusto ko sinisahin mo ang mga homework mo. At magbasa ka ng mga textbook! Oh, Mama, nakakagulit ka naman. Tama na muna to. Sa susunod na lang natin to ituloy. Oh, ano, napaigli ang sermon niya sa'yo, hindi ba? Ha? Kung ganon gadget mo ang dahilan nun, Doraemon? Maraming salamat sa tulong mo. Teka, ano yung gadget na ginamit mo? Ito yun, Nabita. Stupidity time bombs. Stupidity time bombs? Sino man ang tamaan nito, ay bigla na lang may gagawin bagay na kakatuwa na malayo sa mag-uugali nila. Ah, ganon ba? Kaya pala bigla na lang kumilo si Mama ng kakatuwa. Tama! Alam ko na, bigyan mo nga ako niyan kahit konti lang. Ha? Sige na naman, Doraemon! Pero huwag mong gagamitin sa kalokohan, ha? Siyempre naman! Sobrang saya! Sa susunod, sabay tayong pumunta! Humanda ka, Dikisugi! Pakikilusin kita ng sobrang nakakatawa sa harap ni Shizuka! Isa kang tunay na kaibigan! Kaya Suneo, ikaw ang pinili kong una makakarinig ng bagong kantang ginawa ko. Masaya ka ba? Masaya, sobrang saya. Tingnan mo, tumutulo na ang luha ko sa sobrang saya, oh. Okay, tara na sa bakanting lote. Sabi ko, tara na doon sa bakanting lote. Okay, subukan natin to. Okay. Welcome sa'yo, Suneo. Anong nararamdaman mo at pinili kitang imbitahan dito sa special preview ng ginawa kong bagong kanta? Nakakatuwa ka ba, ha? Eh, sobrang makakatuwa. Salamat. Ang bago kong awitin na ito ay nagmula pa sa kaibuturan ng puso ko. Kaya dapat lang na mag-enjoy ka sa pakikinig. Sige, kakantayin ko na. 1, 2, 1, 2, 3. Si Dikisugi naman ngayon! Dikisugi! Uy, ikaw pala, Nabita! Kumusta? May kailangan ka? Hayaan lang kitang bumunta kay Shizuka. Gusto ko pang marinig ang kwento mo tungkol sa amusement park. Ano? Aba sige, walang problema! Mama! Pupunta lang po ako saglit kina Shizuka! Siya nga pala. Halika, bilisan na natin. Pumunta na tayo kay Shizuka. Hinihintay niya na tayo. Sasabog to pag hindi tayo nagmadali. Ha? Ano ka mo? Anong sasabog, Nabita? Naku, wala, wala. Naku, sorry. Okay lang to, walang problema. Mauna ka na kanina, Shizuka. Susunod na lang ako. Teka, sandali lang, Dikisugi. Huwag ka lang bumalik dun sa loob. May hinahabol tayong oras. Halika na. Asan yung suot mo kanina? Binigay ko kay Mama. Ha? Huh?
ka. Si mama yun ah. Huwag mo siyang alalahanin. Sigurado okay lang ang mama mo. Sandali lang. Isa na lang ang natitira. Kailangan magtagumpay na ako sa huling ito. Shizuka, halika. Laro tayo. Wala ka bang ginagawa ngayon, Shizuka? Wala naman, Dekisugi. Pasok ka. Maraming salamat. Pasok ka rin, Nobita. Okay. Papasok na rin ako. Alam nyo ba, kaya pala ang mga tao ay nakakakita ng mga 3D ay dahil ang posisyon ng mga mata natin ay nasa harapan. Oh. Kaya yung mga kabayo at usa na nasa gilid ng mga mata, hindi nila kayang alamin kung gaano kakapal ang mga bagay. Oh, ganun ba? Wala pa rin. Masyado bang matagal ang nilagay kong oras? Nobita, oh. May problema ba? Hindi ka kasi nagsasalita kanina pa. Nakikinig kasi ako. Ang ganda kasi, ang dami kong natututunan. Paano naman ang mga aso't pusa? Pagdating sa mga aso't pusa, malapit na umepekto. May gagawin ng nakakatawa si Dekisugi sa harap ni Shizuka. Yun ang mabuti. Talaga? Huh? May libro ako dito na baka magustuhan mo, Dekisugi. Ay, Shizuka, anong libro ba yan? Ito, oh. Tingnan mo. Basahin ko nga. Oh, ano yun? Ano yan? Nakita ko lang na nakadikit sa likod ng damit mo. Talaga? Hindi ko na malayo may ganun. Ano kaya ang isang to? Wag! Hanggang yan! Ano kayong ginagawa ni Nobita? Sana naman hindi siya gumagawa ng mga kalokohan o kakatmang bagay. Hmm.